Sorry na siya mga kamarong. Ayan, o diba? Ang laki na dyan. Baka lumipad. Ayan. So mga kamarong, papakainin na natin siya. Ayan. Wait lang. Uy! Tulog. Hi mga kamokong and welcome to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon mga kamokong ay kung paano mag paganda ng buhok. Ay, di pala mga kamokong ang topic natin ngayon ay kung paano magpakain ng inakay na ibon. Yeah! Ayan, mga kamokong. Ang haba na ng buhok, di ba? Oh, come on! So, mga kamokong, ito ang aking ang Sidradab. Dito ko nilagay. Sa previous video ko mga kamokong makikita nyo, dito ko siya nilagay. Ayan. So, ito siya. Pakita ko ng malapitan. Ayan. So mga kamokong, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinapakain. Pero bago yan, syempre, ano-ano ba ang mga ginagamit ko para sa pagpapakain ng aking Sidradab. Ayan. Syempre, meron tayong whistle. Yan. So, ang whistle mga kamokong ginagamit to para syempre kahit pa paano ay malaman niya kung paano ko siya tinatawag. Kasi syempre, pag lumaki siya, dapat alam niya kung paano ko siya tinatawag. Yan. Binili ko pa to. 5 pesos. So, mga kamokong, meron din tayong tissue. Mga kamokong, ang tissue syempre ginagamit to kung syempre kung papakainin mo yung ibon, kailangan hindi nagsambulat sa mukha niya or hindi nag hindi nagkakalat-kalat sa katawan niya, kaya mayroong tissue. Kailangan niyo ng tissue. Strainer. Ang strainer ginagamit ng mga kamokong kasi yung ilalagay natin pagkain dito, kailangan pino bago natin ilagay sa tubig. Yan. So, pinipino ko muna siya tapos ilalagay ko sa tubig. Pero syempre meron na akong gawa na pagkain niya. So, ito siya. Integra itong mga kamokong. Napakita ko sa inyo. So mga kamokong, ito yung pinapakain ko sa kanya, Integra. Medyo yung gawa ko is parang mabuha-buhangin pa. Ayaw ng ibon ko. Kaya, ayan. Medyo inano ko siya, parang medyo may, parang may tubig-tubig pa na konti. Ayan. Parang siya relax siya. Ayan, ayan yung pag inano niya, pag hinahalo. Ayan. Meron tayong tatlong klase ng syringe. Ayan, so tatlong klase ng syringe, meron tayong maliit, ayan. Tapos meron tayong mga medium na ginagamit ko, ayan. At itong pinakamalaki. Yung pinakamalaki mga kamokong, syempre dito ko sinusuot yung mukha niya, ayan, 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 dito. Ayan, kung sinisipag ako, dito ko sinusuot yung mukha niya, ayan, ayan, ayan. Tapos ginaginan ko siya, ayan, pinapakain. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos ito namang medium, ito yung mas madalas kong ginagamit. At itong maliit at paghirap na hirap na ako magpakain sa kanya. Ayan. Bakit? Kasi itong malaki, hindi mo na kailangan ng nilalagay sa dulo niya. Kasi dito na papasok yung tupa niya, tapos dito na siya kakain. Ayan. Tapos ito naman, mga kamokong, nilalagyan to ng meron akong yung kinuha ko sa tiki-tiki. Ayan. Ayan. Tapos ilalagay mo siya dito. Ayan. Tapos dito siya sususo. Dito siya dede-de. Yung ibon dito niya, ipapasok yung toka niya. Ayan. Tapos dede-de na siya. Ayan. Ito naman mga kamokong yung ginagamit sa ginagamit to ng toy poodle namin dati nung nanganak si Ina. Kasi masyadong maliliit yung anak niya. So kailangan namin ng maliit din na tsupon. Ayan. Ito naman tsupon na to. Ipapasok mo siya. Ay hindi, ito pala is okay na to, ganito na to mismo. Tapos ito naman, ito minsan pinapalitan ko to kasi masyadong nauumay itong ibon. So ang ginagawa ko ito, so ipapasok mo siya dito, ayan. Ayan, ganyan lang kasimple. Ayan, tapos ibubukan mo yung bibig ng ibon at ipapasok mo na siya. At meron pa mga kamokong, ito meron akong lalagyan na ganito kasi minsan nahihirapan ako dito. Nilalagyan ng ano pag nag pag nagpapa-medical ka.
nilalagay ng ihi at saka yung ano, alam nyo na yun. Ayan, ito. Ayan, nilalagay ko ito dito kasi nahihirapan akong higupin. Ayan, kaya kailangan mas malalim. Ayan, so nilalagay ko siya dito. Kaya meron ako dito. At dapat hindi kayo mawawala ng paper towel or yung mga binibili sa supermarket na ito ng mga paper bag na to, no? Ito. Kasi ilalagay niyo ito dito, tapos ilalagay niyo yung ibon. Ayan. Para hindi siya nagkalat. Kasi minsan mga kamuha kung ang pagpapakain ng ibon ay nagkalat siya. Kaya kailangan niyo talaga ng ganito. So mga kamuha kong, eto na at papakainin ko na siya. Alright? Tingnan niyo. So ito na siya mga kamuha kong. Ayan. O diba? Ang laki na niya. Baka lumipad. Ayan. So mga kamuha kong, papakainin na natin siya. Ayan. Wait lang. Uy! Lulog. So ayan mga kamukha kong, nalagyan ko na yung tatlong syringe. Ito, may laman na siya. Ayan o, makita nyo naman, may laman na. Pinuno ko siya. Tapos ito rin. Actually, ganito talaga yung kinakanya. Isang punong ganito ng medium na syringe. Ayan. So gaya nga nasabi ko kanina, pwedeng ito ang gamitin nyo na ilalagay dito. Tapos tutukatukain niya. Kakainin niya ito ang pagganito. Or ito na lang, ipapakita ko sa inyo ganun. Ito naman kasi, talagang aanahin niya to. Ayun o, katulad dito mga kamuha ko. Isa na to. So, papakainin na natin siya. Ayan. Lapit ko sa inyo. Tutulak na lang na itutulak yung syringe hanggang sa lumapit sa kanya. Kain na. Kain na. Wait. Mahirap. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamuha ko. Pag nahihirapan kayo, hindi ko talaga mapipilitan kayo gumamit nito, talagang ipo-force niyo yung sarili niyo gamitan ng nito kasi para ibuka yung dibig niya. So katulad ng isa na to, ito yung sinasabi ko sa inyo. Lalagay ko ito dito. Yan, parang same din nito. Kaso ayaw niya yun. Kaya dito tayo. Tignan natin. So yung mga kamukha mo. O diba? Kakain at kakain siya. Kasi pag nagugutom siya, kakain at kakain siya. No. See? Yan. Ganyan lang kasimple magpakain ng ibon mga kamoko. Itutulak nyo lang na itutulak yung syringe hanggang sa lumapit sa kanya yung pagkain. Yan. O ha? O diba kumakain siya? Yan. Ito kasi mga kamoko, parang ito siya. Yung ibubuka mo yung bibig niya. Tulad nito. Yan. Para mas madali siyang mabusog. So, kunin niya yung bibig niya. Wait. Ayan. Ayan. So, ayan. So, mga kamukha kong, nakita nyo, kalahati na siya. Ayan. So, pag gusto nyo ng mabilis ang pagkain, ganun ang gagawin nyo. Kasi ito nga, medyo mabagal siya. Ayan o. Kasi ang hirap niyang pakain dahil baby pa siya. Ayan o, tira mo ha. Kakain naman siya, pero unti-unti, parang aabutin kayo ng santo-santo. Ayan, hindi ko ito ginagamit. Kaya hindi ko to ginagamit ko to pero hindi ko madalas ginagamit. Ito yung ginagamit ko talaga. Sige pa. Kain pa. Eat. Hindi nyo kasi nakikita mga kamukong eh. Kaya nahihirapan ako. Medyo nahihirapan ako, hindi siya nakikita yata sa camera. Pero siyempre mga kamukha kong, pag may ganito kayong inakay, siyempre alalay lang sa ano kasi baka matusok sa bunganga niya doon sa lalamunan niya, kawawa naman. Yeah! Yan o, nakanga naman siya eh. O, diba? Gumanganga talaga siya. Tapos makikita niyo nga busog na siya. Ayan o, makikita niyo dito. Ayan o dito. Ang tawag dito. Ayan o, dito sa ano natin, sa liig natin. Ayan o, dito. May laman yan dito. Ayan, dito.
namanya siyang busog na. Yan, so siyempre, pag may nakita yung, pag may nakita kayong kalat sa liig niya, o dumi, yun po natin nyo. Mamaya langgamin yan. Mamatay pa siya. Last na ito mga kumoko. Okay, ito na. Game, ready, eat. Ayun. Minsan kasi mga kumoko, mahirap siyang i-press kasi nga meron siya namumuong mga pagkain sa loob yan. Oh. Yun, so mga kumoko, ganyan lang kasimple magpakain ng inakay na ibon. So, tapos na tayo. Ayan na. Diba? Ayan, busog na siya. May laman na. Tapos, syempre, huwag niyong kakalimutang linisin yung ginamit niyo. Syempre, para pag ginamit niyo uli sila, pag pinakain niyo siya, ay malinis ulit. Ayun, mga kamoko, tapos na tayo. Tapos ito, pwede pang magamit ito ulit. Tabi niyo na lang. Ayan, tabi niyo sa ziplock, tapos ilagay niyo sa ref. Pwede yun. Painit niyo na lang ulit. Okay. So yan mga kamokong, ganyan lang kasimple magpakain ng ibon. Kaya mga kamokong, kung nagustuhan nyo ang video to, huwag nyo sana kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para lagi kayong update sa mga video i-upload ko. Yan. Maraming salamat mga kamokong and thank you for watching. Bye!